At kaugnay pa rin sa pagsusulong ng BIR na amyendahan ng Bank Secrets Law, makakapanayan mo naman natin ngayong umaga si Senador Sonny Angara, ang chairman ng Senate Ways and Means Committee. Magandang umaga po, Senator Angara. Thank you. Magandang umaga, Kara, sa lahat ng nakikinig sa GMA News to Go. Good morning po. Sir, ayon po kay BIR Commissioner Kim Henares, kaya raw po nila isinusulong itong pag-amyenda sa Bank Secrecy Law ay para raw masilip yung bank account ng mga Pilipino para sa wastong pagbabayad ng tax. Sang-ayon po ba kayo dito, sir? Well, sa akin, kailangan lagyan ng mabisan mga safeguard o pagbantay dito dahil maaaring maabuso po itong kapangyarihan nito. Nakikita ko rin yung layunin ng panukala ni Commissioner Kim Henares na nahihirapan nga sila pagka nangungulit sila ng buwis at hinahabol po nila yung mga na nandadaya po sa kanilang tax returns o in-state po yung kanilang income. At tiwala naman ako sa liderato ni Commissioner Henares. Ngunit, siyempre, nagbabago po yung liderato at ang tanong ko siguro sufficiente na ba po yung tiwala natin sa yung institutional capacity ng Bureau of Internal Affairs. Mm-hmm. Pero ako, personally, bukas po ako dito sa panukala. Paano sa tingin ninyo maaabuso po ito, sir, kung sakali nga pong aamyendahan yung Bank Secrecy Law? Well, maaaring gamitin lang ito laban sa mga kalaban ng gobyerno, ng administrasyon, na maaaring selective ang execution at pipiliin lang yung mga negosyanteng hindi sumuporta nung panahon ng eleksyon. Mga ganong klaseng mga aksyon na kara. So in principle, kayo po ay sang-ayon dito sa pag-lift ng Bank Secrecy Law. Yun nga lang, kailangan lagyan ng limitation kung sino-sino or ano-anong circumstances lang pwedeng silipin yung bank account ng isang tao. Well, kailangan ay very strict yung power dahil malaking kapangyarihan ito, Kara. Sa ibang bansa, ay wala namang bank secrecy pagdating po sa pagkolekta ng buwis dahil nakikita nila yung mas importante, mas mahalaga sa Estado, yung pangungolekta ng tamang buwis. Correct. Ito pa, interest ng isang individual sa kanyang privacy. At alalahanin din natin, Kara, na yung Bank Secrecy Law was passed at the time na maraming capital flight na umahalit, yung pera umahalit ng Pilipinas. Mm-hmm. Ngayon mo, iba na ho ang sistema ng financial, may global financial system tayo, at kailangan din natin kalabanin yung mga drug syndicates, yung mga money laundering syndicates na ginagamit po dahil nakikita nila na may bank secrecy sa Pilipinas, kadalasan dito nila nilalagay yung pera nila. Yun nga yung sinasabi kanina sa atin ni BIR Commissioner Kim Henares, na eventually, alam niya maraming tumututol ngayon, pero eventually, we should be moving towards that, na kung gusto nating sumabay sa global standards, kailangan simulan na natin paunti-unti ngayon yung move para i-lift itong Bank Secrecy Law. Tama po yun. Sangayon din ako dun sa direksyon na yun dahil ganun na talaga. Hindi maaaring pagka may ilang bansa na matindi ang bank secrecy, dun talaga pupunta yung mga tiwale, dun pupunta yung mga sindikato dahil alam nila, protektado sila dun. So, kailangan develop natin yung mga institutions natin para kaya nating labanan itong mga sindikato. So, alright, maraming salamat po sa inyong oras, Senator Sonny Angara. Thank you, sir. Salamat po, Kara.